Magandang araw po sa ating lahat. Kamusta po kayo mga kapatid? Ngayong araw po, pag-aaralan po natin ang lesson 46. At ito po ang title po ng ating po pag-aaralan, Decide to Depend Completely on God. At buksan po natin ang ating po mga Biblia sa Psalms chapter 27. The Lord is the stronghold of my life, of whom shall I be afraid? When the wicked advance against me to devour me, it is my enemies and my foes who will stumble and fall. Though an army besiege me, my heart will not fear. Though war break out against me, even then I will be confident. One thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. Ang mga Israelita po mga kapatid, nung sila po ay nakalaya doon po sa pagkakaalipin for almost 400 years na sila po ay naalipin. Pero sila po ay umalis ng Ehipto ng matagumpay at dinala po sila ng ating Panginoon doon sa mas maganda. Ito po yung prinamis ng ating Panginoon sa kanila. Katulad din po ng pagpapalaya sa atin ng ating Panginoon. At nais po tayong dalhin ng Diyos doon sa mas maganda. At bilang mananampalataya sa ating Panginoon, nais niyang ipakita po sa atin yung kanyang pong mga wonders sa bawat isa po sa atin. Nais po ng ating Panginoon na tayo po ay maging matagumpay sa ating pong karera. Magagawa lang po natin yon kung tayo po ay didepende sa ating Panginoon. Tatlong bagay po ang sinisiguro ko mga kapatid na kapag tayo po ay dumepende sa ating Panginoon ay una, the Lord is your strength. Ang Panginoon po ang magiging kalakasan po natin. A new believer needs to learn to place all the strength in God. This will give them the impetus they need to finish the race successfully. Ang impetus po is the energy or the passion to move or to move forward with great power and strength. At confident po tayo na kaya po tayong i-sustain ng ating Panginoon hanggang sa dulo para hindi po tayo bumitaw. Para pong isang atleta, ang isa pong atleta ay o mananakbo, pinoposisyon niya po ang kanya pong sarili una dun sa blocks and then nakafocus po siya doon po sa finish line o yun po yung goal niya, marating niya po yung finish line. Sa Christian life po natin mga kapatid ay hindi lang po maganda dapat yung start po natin kundi ang pinakamahalaga po nito ay papaano po natin siya tinapos. And along the race, marami po tayong ma-encounter ng mga negatibo. Maaring dun sa karera na yon ay mapagod po tayo. Maaring sa karera na yon ay tayo po ay manghina. Tayo po ay masaktan. Ang maganda po nun, tayo po ay bumabangon at tinatapos po natin ang finish line. It is important that we do not allow thoughts of failure. Maaring kaisipan po kasi natin mga kapatid ay talunan tayo, mahina tayo, huwag po natin siyang tanggapin. Kung dati, ganun po tayo, pero iba na ngayon. Sabihin po natin, iba na ngayon. Bakit po? Kasi kasama na natin ang ating Panginoon. At siya po'y nagbibigay sa atin ng strength and tinutulungan po tayo ng ating Panginoon to win the victory. Pangalawa po mga kapatid, kapag nag-decide po tayo na dumepende sa ating Panginoon. Number two, the Lord gives your strength in your weakness. The Lord gives you strength in your weakness. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 15 verse 43, our bodies are buried in a brokenness, but they will raise in glory. They are buried in weakness, but they will be raised in the strength. Yung mga weaknesses po natin mga kapatid ay ilagay po natin doon sa paanan ng ating Diyos, sa ating Panginoong Hesukristo, doon sa cross.
At ito po ay i-absorb lahat ng ating Panginoon. Mga kapatid, gusto ko pong malaman ninyo na tinapos na ng ating Panginoon ang lahat ng mga kahinaan po natin dun sa cross ng Kalbaryo. Sabi nga po ni Pastor Gani last Wednesday, total weakness o weaknesses, mahina po siya, weak, ika nga, ay kaya-kaya na po natin papagtagumpayan ang bagay na to. Amen. Dahil po dun sa lakas na ibinibigay po sa atin ng ating Panginoon. In Philippians chapter 4 verse 13, na sinabi po ng salita ng Diyos doon, I can do all things through Christ who gives us strength. So po yung magagawa po natin yung mga bagay na yon, dahil sa lakas na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Panghuli po mga kapatid, when you decide to depend on God completely, the Lord is with you. In every new beginning, weaknesses needs to be transformed into powerful strength of conquest. Magiging mapanakop po tayo. Tayo po ay warriors ng ating Panginoon. Amen. Si Gideon po ay isa pong pinili ng Diyos, isa pong mandirigma ng ating Panginoon, at sinabi ng Panginoon sa kanya, the Lord is with you, mighty warrior. At ang sabi po ni Gideon, paano ako gagamitin ng ating Panginoon kung lahat ng kamag-anak ko ay nireject ako? Paano ako gagamitin ng Panginoon kung ang pamilya ko ay siyang pinakamahina sa buong Israel o pinakamahirap sa buong Israel? Pero namusap po ulit ang ating Panginoon kay Gideon sa pamamagitan po ng isang anghel para ipaabot kay Gideon na nasa kanya ang Panginoon. And the Lord is also telling you today, sinasabi ngayon ng Panginoon sa iyo mga kapatid, regardless kung anuman yung nakaranasan mo, regardless kung anuman yung naranasan mo, regardless kung ikaw yung pinakamahina, regardless kung ikaw yung pinakamahirap, ang sinasabi ng ating Panginoon ngayon, from now on, mula sa araw na to, I am with you. Mula sa araw na to, I am with you. Mga kapatid, pag naririnig po natin ang salitang ito, napapalakas po tayo at tumatapang po tayo. Amen? Kasi kasama po natin ang ating Panginoon. Nasa atin po ang Diyos. And I just want to close this lesson through sa isang maikling video.
at palalakasin ka ng Diyos, siya ang magiging kalakasan mo. And let us remember, my brothers and sisters, the success of a Christian life is based on the ability to depend daily on God. Ulitin ko po, mga kapatid, the success of a Christian life is based on the ability to depend daily on God. God bless you. Tayo po ay mananalangin, mga kapatid. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Salamat po muli, aming Diyos, dakilang Panginoon, na kami ay nakatanggap muli ng kalakasan mula sa inyo pong salita. Nagpapasalamat po kami sapagkat kami ay inyo pong tinutulungan, Panginoon, para magtagumpay sa buhay. Alam po namin ang mga bagay na kakaharapin po namin dito sa mundo. Maaring kami, Panginoon, ay mahirapan. Pero Lord, kami ay dumidepende sa inyo pong kapangyarihan, sa inyo pong kalakasan na inyo pong ibibigay sa amin. Kaya tulungan niyo po kami muli na mapagtagumpayan ang lahat ng hamon sa aming buhay. Kami, Panginoon, ay inyo pong pinalakas at pinapalakas at pinapalakas ng pinapalakas sa pamamagitan noon, Panginoon, kami po ay magtatagumpay. We just want to lift up to you once again ang aming pong buhay. Gusto po namin sabihin, Panginoon, na ang aming pong buhay ay didepende sa inyo pong kapangyarihan. Didepende, Panginoon, sa kalakasan na mayroon ka. Sapagkat naniniwala po kami na wala po kami kakayanan kung wala ka po na nagpapalakas sa amin. Kaya Lord, tanggapin niyo po ang aming pong pasasalamat sa oras pong ito. Sa bawat isa na nanunood, tulungan niyo po, Panginoon, na magtagumpay sa lahat ng klase, Panginoon, na hamon sa buhay. Sa lahat ng mararanasan po namin, Panginoon, ikinalulugod po namin na ikaw ay aming pong kasama sa laban. Ikaw ay aming pong kasama hanggang sa dulo, Panginoon, hanggang sa marating po namin yung finish line. At Lord, isang araw, sasabihin mo sa amin, well done, my good and faithful servant. Salamat po, Panginoon. Tulungan po ang bawat isa na maging faithful sa inyo hanggang sa pagbalik mo, Panginoon Jesucristo. Ay tinataas po namin ito sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen and amen and amen. Sa pagkakataon din po ito, mga kapatid, inaanyahan ko po na tayo po ay maging kabahagi ng pananalangin po sa ating pong bansa. Ipag-pray po natin yung ating pong gobyerno. This time po, tayo po ay magbibigay ng one-line prayer. Ilalagay po natin yan sa comment box. Kung ano man po yung maalala nyo, yung sinasabi ng puso nyo sa ating pong bansa, sa ating pong mga kapastoran, sa mga frontliners po natin, sa mga mayroong pong sakit, sa mga natamaan po ng o na-infect po ng virus, pag-pray po natin sila. One-line prayer po, mga kapatid, ilagay po natin sa comment box. At simulan po natin ito ngayon. Let's pray unto the Lord.
naniniwala po kami, Panginoon, sa isang araw ay amin pong matatanggap ang kasagutan ng amin pong mga panalangin. O Diyos, maraming po salamat sa kabutihan mo. Salamat po, Panginoon, sa iyong pong kadakilaan. Salamat po sapagkat ikaw ang aming pong Panginoon na hindi po nagbabago noon ngayon at magpakailanman. Tanggapin niyo po ang aming pong pasasalamat, papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Saan ako po sa ilang araw na lang po, matatapos na po yung 16 days. Wala pong bibitaw, tatapusin po natin ito. God bless you.